Yo, what's up mga kasima? Kamusta kayong lahat? Siyempre, hindi pa rin tayo nakakapag-fishing ngayon. Paganto-ganto lang ang ginagawa natin. Gagawa tayo ng DIY. Gamit ang liha, cutter blade, at kahoy na napulot ko lang kung saan-saan. Gagawa tayo ngayon ng float. Palutang. Ganun. Hindi ko alam English eh. Nagulo ang English niyan! Sasapakin ko yan! Float. Oh, ewan ko, bahala na kayo. Basta... Nakakapikon to. Hindi ko maintindihan eh, ha? Kung mali yung sinasabi ko mga sima, ayun na bahala. Basta gagawa ako ng palutang. DIY lang. Gamit tong kahoy na napulot ko. At saka, nasa na nga pala yan? Wait lang, hanapin ko na mawala pala. Ito. Gamit mga sira-sirang gamit. Ito. Napulot ko lang to eh. Sirang pa yung ata to. Wait a minute! Ato. Basta gagamit din tayo nito. Mamaya makikita nyo kung para saan. Ayan. Gagamit din tayo ng mga pintura na mga natira sa mga pininturahan kong motor. Eh, may mga natira pa. Magagamit natin yun. So, di ko na patatagalin to. Simulan na natin. Ibabaw. Kasi dito natin lalagay yung parang antena. Hindi ko sure kung gitnang gitna ito. Hindi naman siguro masama kung medyo paling. Ito. Wala na ang tukmo. Ako, pag hindi ako, mahiga ako, eh, maano rin maliwanag na babang na. Yan, okay na mga kasima. Butas na. So, yun nga mga kasima. Napapansin nyo, gabi na. Ginabi ko kasi may bisita kanina ang nanay ko. Eh, nikuwentuhan sila. Eh, hindi tayo maririnig. Saka,
ano, naging busy rin kanina sa ayun. Habang may bisita nanay ko, ginawa ko na 'to. Nilagyan ko lang siya ng ganito. Ayun. At saka itong stick. So kukulayan na lang natin 'to. Ay, ayun, kukulayan na lang natin 'to para maganda na 'yung maging itsura niya. Ayun, nakita mo mga sima. Niliha ko siya kanina ng ano para maging ganito makinis, tapos nilagyan ko ng shoe glue. Kaya nakikita niyo parang makintab. Shoe glue 'yan. Tapos eto 'yung mga kawitan na 'to. Telephone wire lang 'yan. Tulad lang din ng ginagawa ko dun sa pabigat nung nakaraan. Ayan. Tapos nilagyan ko lang siya ng stick ng nasa payong, yung fiber. Yun lang. Tapos kukulayan na lang natin to. So, hindi ko, tignan ko kung makapagkulay tayo. Medyo malamig na yung panahon eh. Baka hindi tayo makatuyo ng pintura. Kaya kung hindi ngayon, baka bukas. Hi! Okay. Tatantsahin ko pa yung ano, yung klima kung kaya magpintura na para makita na, matapos natin ngayong araw. Pero kung hindi, bukas ko na lang ito kukulayan para siguradong mainit, matutuyo. So, update na lang mga kasino pag kinulayan ito. Yo, what's up mga kasima? Magandang araw sa inyong lahat. Ayun nga, dahil di natin natapos yung vlog kagabi dahil may dumating na bisita ang nanay ko, meron siyang kakwentuhan. Medyo malakas ang boses nila, eh puro boses sila maririnig, hindi maririnig yung boses ko. Eh gusto ko talaga mapakinggan nyo yung mga bawat sasabihin ko sa mga gagawin ko sa palutang na to. At yun na nga, eto na, nayari ko na tong lima na to. Ngayon, kukulayan natin tong ngayon. Lalagyan ko na lang siya dito ng pang-ipit na kahit anong kahoy para isasabit natin siya para tumulo man yung pintura. Dito siya aagos sa dulo na to. Kaya gawa na natin. So, start na tayo. So, ayan mga kasima. Puputo lang tayo ng kapraso nito. Ayan. Lagay natin dito. Ayan. Para pagka isasabit natin siya. Pag inispirayan natin, isasabit natin, di ba? Lagyan din natin ng tape para hindi gagalaw-galaw. Kaya natin iikot. Laking bagay talaga yung tape na to sa akin. Ngayon, nagagamit ko siya kahit saan. So, lagyan ko muna lahat. Napapansin nyo, makintab, lilihahin ko pa yan. Kasi pag di ko niliha, hindi kakapit yung pintura. At yung makintab na nilagay ko na to, ito yung shoe glue. Kaya ako siya nilagay ng shoe glue para maging matibay yung kahoy. Kahoy lang kasi to, eh pagka nababasa lagi, mabilis mabulok. So, kaya nilagyan ko siya ng shoe glue para hindi siya pasukin ng tubig kapag ginamit na natin. At saka pipinturahan ko na. So, simulan ko ng lihahin. Pagagaspangin ko lang naman ng kaunti. Hindi ko naman uupo rin. Para lang kumapit yung pintura.
kasi natapos na natin siyang lihain. So, lalagyan ko siya ng tape bawat pagitan. Kasi lalagyan natin ng design. Para naman maganda-ganda tignan yung ating palutan. Para hindi na humaba yung video, nilagyan ko na yung iba. So, start na tayo magpintura. Second coating. Okay mga kasima, so tingnan natin, mukhang tuyo na, spray na natin. Meron ako ditong fluorescent color na isang orange at saka isang pink. So spray natin sila ng gantong kulay para maliwanag kitang kita. So tara, tingnan muna isa-isa. Lagyan natin siya ng mga lining at maging maayos na siya tingnan. So, ito nga, tuyo na. Para siyang candy. Tuyo na siya. Ngayon, lalagyan na lang natin ng design para maano, matapos na natin. Ayan. Patanggalin ko lang yung mga tape na nilagay ko lang sa mahangin. Sima, ayan, kukulayan na natin ulit. Etong mga baba, yung walang tape, kulay itim. Tapos yung itong itaas, alternate naman. Eto naman yung orange, gagawin, lalagyan natin ng pink. Tapos etong orange, ganun din. Yung pink, lalagyan naman natin ng orange. Tara! Oh, 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 oh
mga kasima at nakapaligo na ako. Nakatuyo na rin tayo ng pintura. Tapos na natin ang ating palutang. Ito ang kinalabas ng ating finished product ng palutang. Maganda siya, makinis at magagamit na natin to kapag nag-fishing tayo. Ayan. Oh my God! Wow! Ayan, makasima. Okay. Maganda yung kinalabas niya, masyadong makulay. Sarap tignan sa mata. At sana nag-enjoy kayo sa video na to. At huwag niyo kakalimutan mag-like, share, and mag-subscribe. Hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video i-upload namin. At comment na rin kayo kung nagustuhan niyo rin ba yung paggawa ko ng palutang. At eto nga, maganda rin yung kinalabasan niya. Hindi naman tayo gumastos dito. Magagamit kasi nito, yung iba napulot ko, yung iba hingi lang. Hingi-hingi lang tayo. Wala tayong trabaho ngayon dahil sa pandemic. Tipid-tipid lang tayo. Puro tipid lang ang ginagawa natin. At pag tayo nakapag-fishing, may magagamit na tayo. So, yun yung mga kasima. Oh. Diba? Okay naman siya. Maganda rin naman yung kinalabasan. So, paano mga kasima? Hanggang dito na lang. Paalam. Hanggang sa muli.